Kumusta na po kayo? Ako po ito, si Basilio, ang inyong anak. Halos 13 taon na po nung huli ako nakarating dito. Ngunit ngayon ay nadarama ko pa rin ang inyong pagkamatay. Si Ginoong Simon yun ah. Tama, si Ginoong Simon niya. Ginoong Simon, may tutulong ba ako sa inyo? Sa lugar na ito po tayo mismo nagkakita 13 taon na nakalilipas. Tinulungan niyo pa akong ilibing ang aking ina. Ano ba yun? Alam mo ang tunay kong katauhan. Opo, kayo po si Ginoong Crisostomo Ibarra na inakala ng lahat na patay na. Alam mo ba sa simpleng pag-alam ng aspreto, imari kang mapahamak. Ang simpleng pag-alam ng aking katawan ay maaaring sumira ng aking plano. At di ko ayaw mo wala lang lahat ng iyon. Kung ngayon ay sinasabi ninyong mali ang pagkakilala ko sa inyo, Ginoo. Ako nga ang tumulong sa iyo, 13 taon na nakararaan. Nagpunta ako dito noon upang magbigay galang sa aking kaibigan na nagbuhis ng buhay para sa ating bayan. Nagbalik ako rito upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ngunit, kayo'y nagpapalipin sa wikang hindi naman ninyo kinagisnan. Nagkakamali kayo, Ginoo. Kung hindi dahil sa pag-aaral namin mga kapataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo magagawa ang pakinggan ng pamahalaan. Ito ay isang daan rin ng ating mga Pilipino upang magkaisa. Mali! Kailan man hindi nito mapagbubuklod ang mga Pilipino. Magiging daan lamang ito upang talikuran natin ang sarili nating wika. Hindi yan mangyayari dahil mali ang inyong inaakala. Kung yan ang iyong paniniwala, wala na akong magagawa. Hayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit alam kong maaaring masira dito ang aking mga plano. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin at tuparin natin ang aking mga plano? Iyon ay pabagsakin ng mga mananakop. Maraming salamat po sa inyong alok. Ngunit marami pa akong mga pangarap na gusto kong tuparin. Gusto kong makapagtapos bilang isang ganap na doktor. Umagabi na. Magaling pa umuwi ka na sa inyong tahanan. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking pagkatao. Ngunit kung magbago man ang isip mo sa aking hiling, mari mo akong puntahan doon sa aking tahanan, sa may eskolta. Maraming salamat po, Ginoong Simon. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Pesa y de todo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Líbranos, Señor, de la peste y de Santo todo mal. ¡Ay, no, bata! Santo Fuerte, Santo Inmortal, Líbranos, Señor, de la peste y de todo mal. Pasensya po. Pasensya? ¡Ay, no! Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Líbranos, Señor, de la peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Líbranos, Señor, y de la peste y todo mal. Sa bagay, wala namang babae sa bahay niyo. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Pesa y de todo mal. Kung hindi mo makakabisado ang dasal na yan, hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal, Librano, Señor de la Pesa y de todo mal. Hermano Penchang, hayaan niyo pong makalaya si Huli. Basilio, tama na! Nakakahiya! Eh di sana pala, hindi ko na lang siya pinautang kung hindi rin naman ako makakatubo. Ako na po magbabayad ng mga tubo, basta palayain niyo lamang siya. Sige na nga. Maraming salamat, Basilio. Gagawin ko lahat, mapasaya ka lamang. Ah, sandali lang. Kunin ko lang ang mga gamit ko. Tulungan na kita. Kwintas na ito ay nagmula pa sa Egypto. Ito ay natagpuan sa pyramid ni Cleopatra. Oo nga pala. May dala rin nga pala akong singsing at mga hika na siguradong kayo mabibighay. Mukhang mamahalin yata ang mga ito. Ang ganda naman. Bumibili din ba kayo ng mga lumang hiyas? Aba, syempre naman po. Kabesang tales. Wala ba kayong pagbibili sa akin? Naubos na ang mga alas na aking anak at isa lang natira. Kung gayon, mari ko ba itong makita?
Ito ang kwintas sinasabi ko sa'yo, Ginoo. Sandali! Ito yata ang kwintas na aking kaibigan, si Maria Clara. Ang ganda. Magkano niyo pinagbibili ang kwintas na ito? Ipinagbibili mo ba ito ng 300 piso? O 400 piso? O 3,000 piso? Handa akong bayadan ka kung magkano man ang kwintas na ito. O kaya naman, pumili ka sa isa sa mga alahas ko kapalit ng kwintas na ito. Ang ganda! Magkano man pinagbibili ang kwintas na ito? 300 piso? 400 piso? O 3,000 piso? Handa akong bilhin ang kwintas na ito sa anumang presyo. O kaya naman, pumili ka sa mga alahas na pinagbibili ko kapalit ng kwintas na ito. Pasensya ka na, Ginoo. Ngunit tihingin ko muna ang permiso ng anak ko. Ang tagal naman ni Cabeza Santales. Siguro, mabuti pa ako magpahinga mo. Ano mo yung ginagawa? Pasensya ka na, Ginoo. Pinagpulit ko ang kwintas nito sa iyong revolver. At ngayon, sasama nung sa mga tulisan. Sa wakas, magpapatuloy na ang aking mga plano. Kumusta na si Kapitan Tiago? Mahina ng kanyang katawan at wala na rin sendang ng kumain. Parang bansang Pilipinas. Habang tumatagal ay lalong humihirap. Oo nga pala. Naparito ako upang sabihin sa iyo na sa loob ng isang oras ay magsisimula ang himagsikan. Anong iyong pipiliin? Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan? Papanik ka ba sa mga mapang-api o sa bansang iyong kinagisnan? Hindi ko din alam. Ano ba ang dapat kong gawin? Pahayaan kita mag-isip. Ngayon kailangan mong bilisan sabag ka tumatakbo ang oras. Simple lang naman ang iyong gagawin. Iyon ay ang pamunuan ng isang pangkat na siyang susugod sa kumbento. At ang kailangan mo lang gawin ay panatilihin ang kaligtasan ni Maria Clara. Ngunit Ginoo, huli na ang lahat. Patay na si Maria Clara. Ano? Hindi maaari. Hindi ito maaari. Namatay siya na hindi niya nalalamang ako'y nabubuhay pa. Narito ang kasulatan na naglalaman ng lahat. Namatay siya sa ganap na ika-anim ng hapon. Hindi ito maaari. Kabagabag talaga nangyari kay Maria Clara. Nagtiis siya sa pagbalik ng kanyang minamahal. Ngunit sadyang napakalupit ng tadhana sa kanilang dalawa.